Sa pagpa-project natin ng krimino ay tatlong mutation ang involved dito. Pagpalang umaga po sa lahat. Yan, meron pong nagtanong sa akin kung paano daw mag-project o paano magpalabas ng krimino. O yung tinatawag nating turquoise blue ino. So meron po ako ritong tatlong nilabas na magkakapares. Ayan, nakasalang na po itong Opa Par Blue Ewing at yung aking blue deck ino opaline. Ayan, nilabas ko sila para gawing sample para mas maganda yung ating pagtalakay sa katanungan. Nakalimutan ko na lang kung sino yung nagtanong, pasensya na, no? So alin po kaya dito sa mga parisang kong ito ang maglalabas ng krimino o yung turquoise blue ino? Siyempre, hindi nyo alam. Maliban na lamang kung sasabihin ko yung mga karga ng mga magkakaparis na ito. Ito po ay green pastel deck ino split par blue, at yung isa ay green deck ino split sa blue, o mas kilalang yellow bulls yung nasa dulo. At ito naman ay green split opa split par blue split ino, at yung naandon ay green deck ino split blue. Actually, green deck ino opaline split blue. At ito nga, yung puti na yan ay blue deck ino opaline. At yung isa ay par blue ewing opa split ino. Actually, itong mga to, lahat yan, lahat ng parisa na yan ay maglalabas yan ng krimino o yung par blue ino o yung blue turquoise ino. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. Pero bago tayo magpatuloy ay shout out muna sa mga sumusunod. Shout out kay Ang Ibunan ni Omar 26. Shout out din kay Christian J. de la Serna. Gayun din kay Maria Cristina Ulzame, kay Arnel Zenina Picadizo, Oreo Mix Vlog, Noelito Babadilla, at kay Jaber Min Mandi. Shout out sa inyo mga ka-curious breeder. Salamat po sa patuloy na panunood ng aking channel. Maganda po siguro ay i-discuss muna natin yung mga mutation na involved sa pagpa-project ng krimino, no? Sa pagpa-project natin ng krimino ay tatlong mutation ang involved dito. Ang turquoise na tinatawag nating par blue mutation, at blue mutation, at ino mutation. Actually, ay marami na akong nagawang content para sa mode of inheritance. Kung nais nyong maunawaan ng lubos yung mga sasabihin ko dito, lalong-lalo na yung mga bago lang na pumapasok sa larangan ng pag-iibon, mas maganda siguro na panoorin nyo yung aking vlog number 3 na may pamagat na mode of inheritance. Pagpasensya nyo na lamang kasi medyo maingay yun. O hindi lang medyo, talagang maingay, kasi yun yung mga nauna kong vlog. At hindi pa tayo marunong mag-edit. At gayon din, panoorin nyo rin yung vlog number 10, no? How to produce par blue ino. So, na-discuss ko na pala ito.
At matagal ko na palang na-content ito. Pero for the benefit doon sa nagtanong, ay sasagutin ko na rin. At gayon din, meron akong vlog number 69 and 70 na may pamagat ding mode of inheritance. Kung di ako nagkakamali, ay gumamit pa ako doon ng Panit Square. Anyway, balik tayo sa sinasabi ko kanina. I-discuss natin yung mode of inheritance ng tatlong mutation na involved sa paggawa ng krimino. Paano ba sila na ipapasa? Unahin natin yung blue at turquoise. Ang blue at turquoise ay recessive. Ibig sabihin, kapag nakapare sila sa green, ay recessive sila. Pero ang blue at turquoise, kapag silang dalawa ang nagpares, ay nagiging codominant sila. No, ibig sabihin, hindi sila dominant at hindi rin recessive. Bakit ganon? Kasi co-allele sila to each other. Ibig sabihin, iisa yung kanilang address ng gene. So kapag nag-meet sila yung mutation na o yung gene na blue at turquoise, ay na-express na nila yung mga traits ng blue at ng turquoise. Kaya yung kulay ng turquoise blue o yung pure blue ay in between ng blue at turquoise. So, tandaan nyo rin na ang turquoise at blue ay hindi pwedeng ma-split ng magkasabay. No? Hindi natin pwedeng sabihin green split turquoise split sa blue. Hindi pwede yun. It's either na green split blue or green split sa turquoise. Maliwanag po ba? So, tapos na tayo sa pure blue at blue. Munta naman tayo sa ino. Ang ino ay recessive. Ibig sabihin, para makapagpalabas tayo, nangangailangan tayo na ng dalawang ino gene. It's either na ang parisa natin ay visual ino at split sa ino. Pwede ring back-to-back split sa ino at pwede ring back-to-back visual ino. Mas mataas po ang chance no na maglabas ng ino. So itong parisan ko na pastel ino split pure blue at green deck ino split blue ay maglalabas na po ito ng krimino. Kung napansin nyo nga pala, yung pastel at ino ay ano rin sila, codominant. No, kapag nagpare silang dalawa, recessive sila pag nakapare sa green. Pero kapag nakapare sila sa isa't isa, which is pastel at ino, ay codominant din ang paggalaw ng kanilang mutation. Ito namang green split pure blue split ino at yung green deck ino opaline split ino ay maglalabas na rin po yan ng krimino. Actually, maglalabas yan ng krimino opaline. So, alam naman natin kung paano na ipapasa ang opaline. No? Kailangan lang tayo ng opaline na kak para makapagpalabas na tayo ng visual opaline na hen. So ito ang itong green ko ay split opa at yung isa ay yung kaparis niya na deck ino ay
opaline yan. Kaya mataas ang chance niyan na maglabas ng mga Cremino opaline. So napansin nyo, no, dito sa dalawang parisan, yung isang, yung mga kak ay split sa par blue at yung mga hento ay split sa blue. So yun po yung tamang parisan para maglabas tayo ng Cremino. At itong huling parisan ko naman na par blue opaline ewing split ino at blue deck ino opaline ay napakataas ng chance niya na maglabas ng Cremino at gayon din ng Cremino opaline. So sana po ay malinaw doon sa nagtanong kung paano makapagpalabas ng Cremino. Pasensya na lang at nakalimutan ko kung sino yung nagtanong dahil natabunan na yata, naalala ko lang itong araw na to kaya ginawan ko ng content. So hanggang dito na lamang, kung ikaw ay bago lang sa aking channel, mangyari po na paki-like, subscribe at paki-press na rin yung notification bell para palagi ka pong updated kapag ako ay merong bagong upload na video. So hanggang dito na lamang po. God bless.